hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay itago lamang natin sa pangalang Jenny. Bueno, basahin na natin ang liham ni Jenny. Dear Kuya Peles, kapag wala po akong ginagawa kuya, saka lamang ako nakakapakinig ng inyong programa dahil nalilibang din ako kuya sa mga pinapadalang liham sa inyo at kinapupulutan ng aral sa buhay. Itago na lamang po ninyo ako kuya sa pangalang Jenny, 29 na taong gulang. At may asawa na po ako at isang anak. Ang problema ko kuya ay tungkol sa pamilya ng asawa ko. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Tol, dumating na ang bill natin sa kuryente. Medyo malaki ngayon eh. Bakit kuya? Magkano ang inabot ba? Eh, umabot ng 4,800 ngayon eh. Grabe palang itinaas kuya. Ano bang sabi ni Ate Jess? Eh, ikaw daw eh. Eh, paano umabot ng ganyang kalaki? Hindi na ako natutulog dito. Doon na kami nakatira sa bahay ng asawa ko. Teka, teka. Ang ibig bang sabihin eh, hindi ka na magbibigay? Magbibigay naman ako. Pero sabihin mo rin kay Ate Jess ah. At ikaw kuya, may trabaho ka rin eh. Empleyado ka rin ng munisipyo. At si Ate Jessa, malaki ang sweldo niya. Sige, sasabihin ko rin kay Ate Jessa. Ayan, dagdag niyo ni Ate Jessa. Dagdagan mo pa, tol. Wala akong pera ngayon eh. Ano ba naman kayo? Hindi na ako nakatira dito. Ako pa ang magbabayad ng kuryente natin. Yun naman kasi, laki ng sweldo mo eh. Si ikaw yung pinakamalaking sweldo sa ating magkakapatid. Oo nga. Pero kayo, wala pa kayong anak. Ako meron na, nagpapagatas ako. Sabihin mo yan kay Ate Jessa, huwag mo sabihin sa akin yan. Bakit ko pa sasabihin? Alam niya yan. Saka pala, yung ibang aircon, huwag nyo nang gamitin. Makasaya na yun sa kuryente. Eh, si ate kasi gumagamit ng dati mong kwarto eh. Eh, siya ang pagsabihan mo, hindi ako. Ano? Umabot pa ng kulang-kulang na 5K ang bill nila sa kuryente sa bahay ni inay at itay? Eh, paano naman kasi? Kapag nandun si Ate Jessa, ginagamit niya yung aircon iniwan ko. Kaya naman pala eh. Bakit halos ikaw ang sasagot sa bill nila sa kuryente? Eh, hayaan mo na. Para wala ng away. Jonas naman, gumagastos tayo sa diaper ng ating anak. At mahal ang gatas ni baby. Dapat sila na ang sumagot doon. Sila naman ang gumagamit eh. Ewan ko ba sa kanila? Palibhasa, wala pa silang anak. Kaya hindi po nila ramdam ang hirap. Ibig mong sabihin eh, ganyan ng ganyan ang gagawin nila. Sa tuwing darating ang bill ng kuryente eh, kasali ka na magbabayad. Yung gamot ni inay mo, ikaw na ang sumasagot. Ano ba naman ang mga kapatid mo? Na yan, hindi na sila naawa sa'yo. Palibhasa, ikaw ang bunso, kaya kinakaya-kaya kanila. Ayan mo na sila, para hindi kami mag-away-away na magkakapatid. Ay, naawa
Nagawa na rin ako dyan sa bunso natin, Rebecca. Abay, halos siya na ang napipirwisyo kapag may bayarin dito sa bahay. Itong dalawang anak mo kasi, inaasa na lang nila sa bunso nilang kapatid. Hayaan mo na. Siya ang medyo malaki ang sahod sa kanila eh. Eh, kahit na. Abay, may mga trabaho din sila eh. At wala pa silang alak. Samantalang si Jonas eh, may anak na siya. Eh, sa gatas pa lang eh, malaki na ang gastos. Eh, talagang ganyan. Kung sino ang meron, siya ang tutulong. Eh, nandyan na ako. Pero namimihana sila. Kapag ganyan, eh, dapat pagtulungan nila. Dapat na pagtulungan, hindi ba? Lalo nang gastusin dito sa bahay. Kawawa yung kapatid nilang bunso. Eh, pabayaan mo na lang. Silang magkakapatid ang mag-usap-usap dyan. Huwag ka na lang makialam. Ate, dapat na ikaw daw yung balang magbayad dito sa bill natin sa kuryente. Ano? Umuuwi pa rin siya dito ah. Kumagamit pa rin siya ng aircon. Eh, sabi niya, madalang lang siyang natutulog dito sa bahay. Kaya dapat tayo lang daw dalawang magbayad ng bill sa kuryente. Grabe naman si Jonas. Siya na nga itong malaki ang sahod sa ating tatlo eh. Nagre-reklamo pa siya. Ikaw nang kumausap sa kanya, ate. Hayaan mo, kapag pumunta dito, sasabihin ko sa kanya. Eh, kung nga eh, kulang na kulang ang sinasahod ko sa trabaho ko eh. Bawas-bawasan mo kasi ang pag-inom mo ng alak, pati pakikipagbarkada. Nagsalita ang magaling, ano? Bakit? Kayo ng asawa mo. Eh, pareho kayong mag-asawa na mahilig din sa sugal. O bakit? Paminsan-minsan lang naman yun ah. Kahit na, ate. Sugal pa rin yan. Eh, buti pa yung pag-inom ng ala kasi kapag nalasing ka na, tama na. Eh, yung sugal, kapag malaki ng talo mo dyan, hahabulin mo pa yan eh. Eh, mas mahirap yung bisyo na sugal. Pareho din yun na bisyo. Tama na yan, ate. Baka kung saan pamapuntang usapan natin ito eh. Basta, ikaw lang magsabi kay Jonas ang gusto mong magyari. Pasensya ka na anak sa dalawa mong kapatid ha. Dahil kuminsan kasi umaabuso na sila. Oo nga po ito eh. Eh yung mintinas nga lang ng inay mo eh, malaki na yun at ikaw sumasagot. Itay, walang problema kay inay. Obligasyon ko yan bilang anak. Pero ang mga kapatid ko, sana naman maging responsable sila dito sa bahay. Dahil hindi na ako nakatira dito. Ako na nga ang humihingi ng pasensya sa'yo, anak. Iintindihin mo na lang sila. Ano pa nga bang magagawa ko? Kapatid ko sila. Hayaan mo at kapag nakausap ko, silang dalawa at sasabihin ko sa kanila yan. Hayaan nyo na lang yan, itay. Pera lang yan. Kikitain ko pa yan. Sana... lahat ng kapatid ay ganyan sa ugali mo, anak. Sana! Hindi naman sa... pinagdadamutan ko ang pamilya ng asawa ko, kuya, dahil siya naman ang naghahanap buhay sa amin. Pero sana naman, kuya, huwag naman nilang iasa lahat sa aking asawa. Dahil pare-pareho na silang may pamilya at may trabaho. Kaya hindi ko rin maiwasan na manghinanakit sa kanila.
kapag may problema. Ang takbuhan nila, kuya. Asawa ko. Minsan, kuya, ay... Oh, Kuya Rolly, may kailangan ka ba? Si Jonas, nandito ba siya? Bakit, kuya? May kailangan ka ba sa asawa ko? Naubusan ng gamot sila eh. Pinapunta ko dito ni Ate Jessa. Nasa trabaho pa siya. Nag-overtime sila eh. Tinawag lang niya kani-kanina lang. Bibili sana ako ng gamot ni inay. Pinapunta ko ni ate dito. Wala daw siyang pera ngayon. Natalo daw sa sugal yung asawa niya kahapon. Yan na nga ang hirap eh. Sa kanila, may pangsugal sila. Pero pagdating sa mga bayarin, wala lagi. Pasensya ka na, Jenny, ha. Kung kayo lang ang nalalapitan namin sa ganitong sitwasyon. Grabe naman ang kuya at ate mo eh. Nagagaw pa nilang magsugal. Imbis na ibigay na lang kay inay. Wala. Nagsusugal pa sila. Sige na, Ate Jenny. Kung meron pa dyan, hindi ko nahihintayin si Jonas. Para naman makabilin ako ng gamot ni inay. Nagpunta dito si Kuya Rolly kanina. Anong pinunti niya dito? Kon kasi. Nanghihingi ng pera para sa pambili ng gamot ni Nay. Pang maintenance daw. Binigyan mo ba siya? Siyempre naman, binigyan ko. Antayin ko pa ba na may masabi sila sa akin? Ayan mo na. Para sa gamot ni Inay naman yun eh. Ako kung minsan kasi, duda ako dyan sa Kuya Rolly mo. Hindi naman siguro. Alam mo, kapag nadaanan niya ang mga barkada niya, wala na. Umiinom siya ng alak. Ay naku, Jonas, parang hindi mo kilala yung Kuya Rolly mo. Ako, kahit sandali lang nakasama ko siya sa bahay ninyo, may itinatago din yan. Ay nako. Hindi ba? Kaya huwag kang masyadong magtiwala dyan sa kuya mo. Anak, tulungan mo naman ang kapatid mo. Bakit po ba, inay? Nabaon na yata sa utang ang ate Jess mo eh. Bakit naman mababaon sa utang si ate? Wala naman silang pinagkakagastusan. Sabi kasi sa akin, may malaki daw siyang utang. Inay, yan na nga po ako nagtataka eh. Bakit sila mababaon sa utang? Wala silang anak. Natalo yata sa sugal ang bayaw mo eh. Ngayon naman pala eh. Dahil sa bisyo, kaya nagkautang-utang sila. Pati yata yung motor niya ay sinanlada. At baka hindi na niya matubos pa. Sa bagay na yun, inay, hindi ko sila matutulungan. Anak, maawa ka naman sa ate Jessa mo. Inay, may trabaho silang mag-asawa. Pareho silang empleyado ng gobyerno. Kung tutuusin yan eh, mas malaki pang sweldo nila sa akin. Bakit sila nagkakautang-utang ng ganyan? Mahilig nga sa sugal ang bayaw mo, anak eh. Basta, hayaan nyo sila. Dito nga, halos ako na lahat ang sumasagot. Pati ba naman ang utang nila, ako pa? Hindi na yan pwede, inay. Sobra na yan. Jonas!
sinabi mo? Nakikiusap si inay na tulungan mo sila Ate Jessa at Kuya Nando sa utang nila. Aba Jonas, hindi na makatao yung ginagawa ng mag-asawang yan. Pareho silang may trabaho, pero nababaon sila sa utang? Oo nga eh. Naku Jonas, kapag tinulungan mo ang mga yan, talagang tanga ka na. Jenny? Anong tawag mo dyan? Kapag tinutulungan mo sila, gamot ni inay, ikaw nang sumasagot. Bill ng kuryente, ikaw ang sumasagot halos. Samantalang hindi ka na nakatira doon, anong tawag mo dyan? Pwede ba naman utang nila ng ate mo at baya mo? Tutulong ka pa na magbayad? Ewan ko, Jenny. Naguguluhan na rin ako eh. Eh, ako na may anak na. Hindi sila naaaw sa akin. Eh, silang walang anak. Eh, pati si Kuya Rolly, madalas lumalapit yan. Hihingi pa ng pambili niya ng alak. Ewan ko dyan sa pamilya mo. Si Itay lang yata ang matino sa kanila. Wala akong masasabi kay Itay. Ano bang magandang gawin ko, Jenny? Kasi kapag hindi ko sila tinutulungan, sasabihin nilang mayabang ako. At parang hindi pamilya ang turing ko sa kanila. Hayaan mo sila. Basta sa akin, si Inay at Itay ang prioridad mo na tulungan. At hindi ang dalawang kapatid mong nakakatanda mong kapatid dahil niluloko ka lang nila. Wala nang ginawang tama ang dalawang nakakatandang kapatid ng aking asawa, Kuya. Hindi bali sana kung sa mga biyanan ko lang. Pero sa dalawang niyang kapatid, Kuya, parang abuso lang ginagawa nila. Na halos lahat kinukuha sa aking asawa. Nakabukod na kami, Kuya, dahil nasa poder kami ng magulang ko dahil wala silang kasama. Ano po ba ang dapat naming gawin, Kuya? Sana po matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Jenny. Alam mo, Jenny, tama ka eh. Sobra na yatang umaabuso ang dalawang kapatid ng asawa mo. Abay, lahat na lang sa yata, inaasa sa asawa mo kapag may kailangan sila. Abay, bumugod na nga kayo na mag-asawa. Bakit pati konsumo pa yan ang kuryente sa inyo? Sa asawa mo pa kukunin yung bayad. Lalo na kapag gumagamit sila ng aircon, talagang ang laking aksaya sa kuryente niyan. Sabi mo naman, hindi ka naman umuwi doon na natutulog. Abay, sosyal naman yan. Napaka-sosyal naman ang pamilya ng asawa mo, lalo na yung dalawang kapatid niya. Ha? Pareho naman silang may trabaho. Parehong may asawa. Ikaw nga, may pamilya ka na at may anak ka pa. Sila nga walang pamilya, hindi makontento sa kanilang mga bisyo. Minsan humihingi pa sa'yo. Lalo na kapag dumarating yung bill ng kuryente, ikaw pa yung halos malaki yung binabayaran. Sabihin mo naman dyan sa asawa mo, Jenny. Ha? Umaabuso na mga yan. Ngayon, tungkol naman sa biyanan mo, okay lang naman siguro. Ha? Kapag bintinas ng biyanan mong babae, abay, sino ba namang anak na hindi maaawa sa magulang? Lalo na kapag ganyang kalagayan ng biyanan mo, nagme-maintenance na pala. Hindi mo rin masisisi yung asawa mo, natulungan sila. Pero dyan sa dalawang kapatid ng asawa mo, nako, sobra na. Sabihin mo yung asawa mo, nang sa ganun ay matauhan din siya. Bueno, yan na lamang siguro
Ang masasabi ko sa iyo, Jenny, at naway matauhan na yung asawa mo sa kanyang ginagawa. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.